sa'yo. Hindi nagdaramid at pagsamo na bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Bayan mo, viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin na sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo ay ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako
ang inaayawan nilang mamahala sa kanila. Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwahing pandigma, ang iba'y mga ngabayo, at ang iba na may lakad, mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin ninyong pinuno para sa libo-libo at sa limampung iba. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwahing pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo, at papaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob. Dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo iyong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Panginoon, at sumaiyo rin ang mabuting balita ng
Panginoon, ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balita na siya ay nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitiko dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugot ang paralitiko na nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roon na ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan? Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talus ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin na sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binukat ang kanyang higaan at umalis na
nakikita ng lahat. Sila ay pawang nanggilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakikita ng ganito, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang Diyos lamang ang nakapagpapatawad ng mga kasalanan. Bakit pinatawad ng Panginoong Jesus ang kasalanan ng taong paralitiko? Ang dahilan po, kasi si Jesus ay Diyos, kaya may kapangyarihan siyang magpatawad ng anumang kasalanan. Bakit ang taong paralitiko na pagaling ng ating Panginoong Jesus at pinalakad ng pauwi? Ang dahilan, si Jesus ay Diyos. Siya ay napaka makapangyarihan. Napapagaling niya ang lahat ng sakit. Si Jesus ay Diyos. Kaya tandaan po natin ang ating Panginoong Jesus Nazareno ay Diyos. Hindi lamang po isang tao. Puno ng tiwala tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Ang ating tugon, Ama, buhayin mo kami muli. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang simbahan, naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae, nawa itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Tayong lahat, naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinahangad, kundi kagalingan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran na ibinigay sa amin ng iyong anak. Hinihiling namin ito
sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aakin na ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayon na paunlakan, pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kagad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakad ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa. Jose, aming Obispo at nang tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakarin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kinikiling namin na kami ay pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mo na ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.